Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, at ang pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang banal ni Jesus ang dakilang tanda ng wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa mga nakalayo at nagkasala, nalalayo at nagkasala. At hinding inilalaan ang araw na ito bilang araw ng pananalangin para sa pagpapakikababanal ng mga kaparian. Isama natin sa ating mga panalangin sa banal na puso ni Jesus na kanyang laging ilapit sa kanya at gawing matapat ang mga obispo at ang buong kaparian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kabayabang, at sa lupa'y kabayabang sa samba ka namin, ipinagpupunita namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ating kapurihan, ang iyong Diyos. So
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan. Kami naway paging dapating madaluyan nang nag-uumapo na batis ng mga biyayang iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumoko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalo sa batis ng manunubos.
Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalo sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalo sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito, ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inililihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Hallelujah.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang iyon ito. Kaya tiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga pinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito nagpapatotoo, tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga binti. At sinabi naman sa ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga minamahal kong kapatid sa Poong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Kapistahan, dakilang kapistahan po ngayon ng Sagrado Corazon o Kamahal-mahalang Puso ni Jesus. Ano ba itong ating ipinagpipiestang ito? Ang pinakamasarap marinig ng tao. Ano ba ang pinakamasarap na marinig natin? Ewan ko sa inyo, pero sa akin, ang pinakamasarap na marinig ko ay sabihin sa akin, minamahal kita. Huh? Yon ang pinakamasarap pakinggan. At halimbawa sinabi kong, hindi naman ako karapat dapat sa pagmamahal mo. Kahit na minamahal pa rin kita. Hanggang kailan ang pagmamahal mo sa akin? Walang katapusan. Gusto mo sabihin, kahit marami ang aking mga kasalanan, minamahal mo pa rin ako? Oo. Kahit gaano pa karami ang iyong mga kasalanan, minamahal pa rin kita at mamahalin pa rin kita. Yan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal na wagas, pagmamahal na walang katapusan, at pagmamahal na ginagawa ang lahat upang kayo at ako ay mapabuti at makasama ng Diyos sa Kanyang kaligayahan. Oo, mahal tayo ng Diyos. At para ipakita ang pagmamahal na yan, isinugo niya ang kanyang sariling anak. Hindi lamang upang maging taong kasama natin. Hindi lamang para magturo sa atin. Hindi lamang para gumawa ng mga himala. Hindi, isinugo niya upang maghirap para sa atin.
upang magalay ng kanyang buhay para sa atin, upang mabuhay na maguli. At alam niyo, sa kanyang pagkamatay, inulos ang kanyang tagiliran at lumabas ang dugo at tubig. Bakit tubig? Wala nang mailabas na dugo. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Talagang uubusin. Uubusin. Kaya mga minamahal na kapatid ko kay Kristo, huwag tayong kailanman magdududa. Ano man ang nagawa natin pagkakasala, na mahal tayo ng Diyos. Gaano man tayo kahina, gaano man tayo kahirap, minamahal tayo ng Diyos. Yan ay tiyak. At hindi kayo magkakamali kung sa pamumuhay natin, yan ang unang-unang panghawakan natin. Minamahal ako ng Diyos. Sabihin nga natin sama-sama, minamahal ako ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. At alam niyo, kapag ka naman ikaw ay minahal, ano naman nangyayari? Abay, nagiging mapagmahal ka rin. Yun ang maganda. Pag nakaranas ka ng pagmamahal, nagmamahal, natututo ka rin magmahal sa iba. Walang pinakamagandang turo na magmahal tayo kundi ang pagmamahal na nararanasan natin mula sa iba. At sa kasong ito, mula sa Diyos. Kaya nga po, kung mahal tayo, sabihin nga natin, mahal ako ng Diyos. Sabihin natin sa katabi nyo, mahal ka rin ng Diyos. At ngayon, eto sabihin ninyo, at minamahal kita. Iyan po, pag nagkatotoo yan, ang pong Jesus Nazareno ay matutuwa at sasabihin niyang, hindi na sayang ang aking paghihirap sa mga minamahal ko, minamahal ng aking Ama. Amen. Tumayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid kay Christ sa ating pong Nazareno, pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng puso ni Jesus na nagbuhos ng lahat. Lahat ng dugo, pati na tubig. Kaya humingi tayo at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kalagkagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Amang Diyos, ang aming pinananaligan ay ang iyong pagmamahal sa amin. Kaya naglalakas loob kaming hilingin ang aming mga pangailangan at nananalig kaming ang mga ito yung ibibigay sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo tayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos. Kaya titinampok siyang nakabayubay sa krus mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito ay ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip
sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga lupo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagmunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na pong pinaalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalubos sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalatay ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayo rin. Ipunin niyong kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa disaster and relief fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen na Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Binyagang Bayan 2024 sa darating na June 22, 2024, Sabado. Magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang wala pang isang taon hanggang pitong taong gulang, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at itali, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakiinabang, at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw, matutuwa nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming makapatid, sa iyong sambayanan, sa pamagitan niya na nabubuhay at nagahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo, Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na biyaya na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.
walang kinakaibig. Oh, mga puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo, sa tahanan, sambit namin ang iyong alam. Pag-ari kang tunay sa hari, hanggang hulo. Alaw na naming pangarap, pag-ari mo sa sinaga, silawak ng karagatan, kailan ay di mahihina, kailan na sa kasalanan, ang nagsalang tao, ang banal ay sa bisa, ang sumalang kalimlan, di magtatagumpan. Sa templo, sa tahanan, sambit namin ang iyong nala. Pag-ari kang tunay sa parin.